Inihatid na sa huling hantungan kanina umaga sa May Kawayan, Bulacan, ang dating Asia's fastest woman na si Lydia De Vega. Narito ang report ni Kay Asuncion. Baon ng mga pinakamatatamis at hindi malilimutang alaala, hinatid na ng kanyang mga pinakamalalapit na kaibigan at kaanak sa huli niyang hantungan, ang Asia's fastest runner na si Lydia De Vega nitong Miyerkules ng umaga dito sa May Kawayan Memorial Park. Sinimulan sa isang misa sa St. Francis of Assisi Parish ang huling seremonya para sa 1980 Sprint Queen. Dito binalikan ng kanyang anak at dating atleta na si Stephanie De Koenigswarter ang masayang alaala kasama ang kanyang ina. She will always be with us in our hearts. And let us remember her as a beautiful soul, leading us to feel proud together. Maraming salamat sa pagiging tunay na tao sa amin. Nakikita na kayo ng Lolo at Lolo ko. Pakiyakap na lang kami magiging nagsama-sama na kayo. Ilan sa mga kaanak at kaibigan ang naglakad sa gitna ng mainit na panahon para sa funeral procession ni De Vega. Nagsagawa rin ng 21 gun salute ang Philippine Navy at nag-abot ng watawat sa pamilya ni De Vega bilang dati itong Navy reservist. Tuluyan ang bumuhos ang emosyon ng pamilya ni De Vega nang ibaba ang kanyang kabaong. Inilibing si De Vega katabi ng kanyang anak na si John Michael Mercado at amang si Francisco Tatang De Vega. Mula sa Buro sa Taguig hanggang sa mismong libing sa Bulacan ay sumama rin ang ilang mga nakasabayan ni De Vega sa Gintong Alay, ang national sports program para sa Philippine Athletics. Yes, nung nag-start ako sa Gintong Alay, actually nauna siya ng 2 years and then 79 kasi siya, ako 81. But nung nag-join ako ng Gintong Alay, naging roommate ko siya. Kaya medyo naging close din kami. Na ang inspiration niya to excel in her event was Lydia De Vega talaga. Kasi target niya talunin daw si Lydia ng, doon sa 400 meters. But hindi niya naabot kasi mabilis. Kaya nung makapunta ako ng Baguio, talagang nag-training hard ako. Nung minsan na pumunta, nakita ko yung ensayo niya. Slight lang. Baga sa ensayo talagang natatalo ko siya. Pero nung nagkaroon kami ng competition na time trial, talagang mabilis talaga siya. The best talaga. Bagamat hindi na nakadalo pa sa libing ni De Vega matapos bumalik sa lawag Ilocos Norte, dumalo rin si Gintong Alay Executive Director Michael Keon sa huling araw ng burol ni De Vega. And you know, it seems that people genuinely, there's a genuine outpouring of sympathy and love for Lydia, and that's really good because she really deserves it, okay? I mean, she really fought very hard. She had an interesting career. She could have been far more than what she was, and it's sayang, and it's always because of politics, okay? But having said all of that, she still had a great career. She's a pioneer. She's the Sprint Queen of Asia. She's the most bemedaled Filipina. God bless her soul. And may she rest in peace. Hindi rin na itanggi ni Long Jump Queen na si Elma Muros Posadas na hanggang sa ngayon, ramdam na ramdam pa rin niya ang pagkawala ng matalik niyang kaibigan. Idol ko talaga sa hindi ako nagsisisi. At kung bakit ako naging Elma Muros dahil sa kanya. Ginawa ko rin lahat para makabigay din ako ng karangalan at ipakita namin dalawa sa pamamagitan ng puro Pilipino na isang katlita. Talaga nagpasalamat talaga ako. Kinilala rin ng May Kawayan Vice Mayor Josefina Villalago sa luksa ng parangal nitong Martes ng gabi ang naging ambag ni De Vega sa kanilang bayan matapos itong magsilbi bilang konsehal mula 2001 hanggang 2004. Sa pagkakas sa panahon ng kanyang pamamahala ay naging kaisya siya ng sangguniang sa pagpapanukala ng mga batas na magtatanggulod sa kapakanan at ikabubuti ng mga bayan ng bayan ng May Kawayan.
Matatanda ang 3 linggo matapos i-anunsyo ng anak ni De Vega na si Stephanie De Koenig-Swarter na nasa kritikal na kondisyon na ang kanyang ina na may sakit na stage 4 breast cancer ay saka ito binawian ng buhay habang nasa intensive care unit ng Makati Medical Center. Kay Asuncion, PTV Sports.